Mas tulong dito! Lahat ay aligaga. Kabilaan ang sigaw ng tulong ng mga tao na nadamay at nakipaglaban sa barilang naganap dahil sa biglang pag-ambush ng mga sindikato sa mga bagong dating na Navy. Sanay na si Clara Martinez sa ganon. Ngunit sa mga oras na ito, para bang natataranta ng lihim ang kanyang kaloob-looban. Dahil nga ang lugar kung saan nagtatrabaho ang dalaga, malapit sa mga kampo ng sundalo o iba't ibang alagad ng batas. Tulong dito! Agad na napalingon si Clara mula sa inaayos ng mga gamit para sa iba pang pasyente na patuloy sa pagdami. May sugat ang commander namin! Inalalayan ng dalawa pang Navy ang commander na tinutukoy ng mga ito. Duguan ang braso nito at may sugat din sa tagiliran ng tiyan. Mukha pa itong pagod na pagod dahil sa patuloy nitong paghingal. Iangat mo ng bahagya ang braso mo, sir. Titignan ko ang sugat mo. Ani Clara, nang makita ang may kalakihang sugat ng lalaki. Nasaan ang doktor? Hindi ba dapat pinaprioritize kami may matataas na rango? Bahagyang napataas ang kilay ni Clara dahil sa hindi makatuwirang sinabi ng lalaki. Idiniin niya tuloy ang hawak na bulak sa sugat nito. Aray, miss! May galit ka ba sa akin, miss? Pantay-pantay lang tayo sa puntong to, sir. Hindi naman ganun kalala yung lagay mo para i-prioridad ka pa ng mga doktor. Kaya nga nandito kami mga nurse, di ba? Naiangat naman ng binata ang mga mata patungo sa pinanggalingan ng may masungit na boses na nurse. Bahagya pa itong natigilan nang makita ang babae. Nakaban ang buhok nito, walang make-up, ngunit halata ang pagkapula ng pisngi at labi. Ang pilik mata nito sakto lang sa haba at makapal ang kilay. Ang ganda ng babaeng ito. Para bang biglang nawala ang sakit na iniinda ng binata at naramdaman na lang ang mabilis na pagtibok ng puso niya. So, how long have you been working tonight? Tinapunan lang ito ng walang pakialam na tingin ni Clara. Bigla kasing lumamlam ang boses ng lalaki. Ba't mo naman tinatanong? It's not the right time to ask me that at isa pa hindi naman tayo close. Si Clara Martinez. Kilala sa buong ospital bilang isang masungit na nurse. Seryoso ito sa trabaho. Ngunit di maitatanggi ang natural na ganda ng dalaga. Kaya naman halos lahat ng katrabaho nitong lalaki at mga naging pasyente gusto itong ligawan. I can see you're really dedicated and impressive. Hindi alam ng dalaga kung anong gustong ipabatid ng lalaking ito. Teka nga, sinusubukan ba siya nitong harutin? Thanks, but it's my job. Ginagawa ko lang trabaho ko. You know, even though you're a bit grumpy, you're actually good at this. Hindi ako grumpy. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at isa pa hindi ko kailangan ng papuri mo. Kunot na kunot ang noo ng babae habang kumukuha ng iba pang bulak na malinis para malinis niya nang tuluyan ang sugat ng binata. I'm not just giving compliments. It just seems that you care a lot about people around here. Hindi lahat ng nurse ganyan. Eh baka naman kasi normal na tao lang ang iba. Ako kasi nurse talaga, so whether I like it or not, I should take care of you. Ang mga kamay ni Clara, abala pa rin sa paglilinis sa mga sugat. Tumaas din ang kilay ng dalaga dahil hindi man lang dumaing ang lalaki. Bakit kaninang kadarating lang nito panay ito reklamo? You know, you're quite something. I bet you make a lot of patients feel better just by seeing you. And just by being you. Di ko yun iniisip. Kung gumaling ka, ibig sabihin nagawa ko na maayos ang trabaho ko. Well, I have to say, I feel better just by talking to you. Even if you're not all smiles, your professionalism speak volumes. Ang totoo, naa-amuse ang binata dito. Ni hindi itong umingiti at seryoso lang sa ginagawa. Idagdag pa ang boses nitong napakasungit. Salamat na lang. I'll cover your wounds now. Huwag ka masyadong gagalaw-galaw para hindi bumukay ang sugat mo. Mamaya, ililipat ko sa doktor ang name mo para mas ma-check ka na maayos. I will. Thanks for everything. You might just be my favorite nurse ever. Huwag mo nang gawing big deal, sir. But thank you for appreciating my job.
Basta siguraduhin mo magpapagaling ka. Tuluyang tinapos ni Clara ang paglalagay ng bandage sa mga sugat ng binata. Sandali pa itong chinek ng dalaga bago tapusin ang hawak na chart para ibigay ito sa doktor. I'll be waiting here. Thanks again for taking care of me. Walang anuman. Just wait for a little time. Pupuntahan ka na lang ng assigned doctor dito. Nang tuluyan ang tumalikod si Clara, pinagmasdan ng lalaki ang papalayo nitong figura. Lihim siyang napangiti. Hindi niya alam ngunit nag-iwan ng kakaibang impresyon sa kanya ang masungit na nurse na yon. Sa isang maliit na kapehan sa kanto ng ospital nandun si Clara. Ito ang paborito niyang tambayan sa mga ganitong pagkakataon. Payapa na ang lugar. Narinig ng dalaga sa ibang nurse na nag-uusap-usap kanina, napatay na at nahuli na ang mga sindikato. Ito rin naman ang gusto ni Clara sa lugar na yon. Kahit minsan parang nasa ilalim ng gera, madalas naman payapa kagaya ngayon. Hi. I'm sorry to disturb you. Pero may nakaupo ba dito? Pwede ba makiupo? Mula sa binabasang libro, umangat ang tingin ng babae dahil sa pamilyar na boses. Doon natagpuan ni Clara ang pagod na mga mata ng binata. Nakabenda pa rin ang braso nito, maging ang bahagi ng tiyan. Oh, sige, wala namang problema, upo ka lang. Hinila ng binata ang isang upuan bago gawin na komportable doon ang sarili. Sumimsim sa tasa ng kape ang dalaga bago sinulyapan ng lalaki sa harap na tinitignan ng paligid. Pasado alas 12 na. Tapos na ba ang shift mo? Paunang tanong ng binata. Ibinaba naman ni Clara ang binabasang libro bago umiling. Break time ko lang. I'll go back later. Tuluyan ang ibinalik ng binata ang tingin kay Clara at nagbigay ng matamis ng ngiti. You look pretty, by the way. I'm Commander Anton Gonzalez. Matagal ka na ba sa lugar na to? Yep. Almost 5 years. Simpleng sagot ng dalaga. Ngunit nang mapatingin ito sa kamay ng binata, bahagya niyang iniangat ang kamay para maabot ang kamay nitong nakalahad. Clara. Clara Martinez. Nang magtagpo ang kamay ng dalawa, nakaramdam ng kakaibang kuryente si Clara na dumaloy sa buong sistema niya. Nice meeting you, Clara. Matamis ng ngiti ang pinakawala ni Anton. Pakiramdam ng binata. Nakita niya na ang babae kaya napatibok nito ng ganun kabilis ang puso niya. Lalo na nang pumasok kanina ang binata sa cafe, sumalubong man ang mabangong amoy ng kape at tinapay kay Anton, natuon agad ang atensyon niya sa masungit na nurse na siyang gumamot sa kanya. Nasa isang mesa ito sa isang sulok, nagbabasa habang umiinom ng kape. I'm also wondering kung anong ginagawa mo dito sa ganitong oras. Now I understand. Binawi ng dalaga ang kamay at lihim itong hinawakan bago tumango. Nagpapahinga lang ako. Hindi naman talaga biro ang shift ko sa ospital. Kaya minsan, need ko rin ng time para sa sarili ko. Sagot ni Clara habang nagbubukas ulit ng bagong pahina. I get it. Minsan, coffee can ease the stress. Palihim na sumulyap ang dalaga kay Anton. Halata ang pagod nito sa mukha ngunit hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi. Tama ka dyan? At saka, iba rin ang pakiramdam kapag makakakita ka ng ibang tao sa labas ng ospital. Ikaw, ba't nandito ka ng ganitong oras? You should rest. Medyo masakit pa yung mga sugat mo dahil bago pa lang. Oh, naisip ko lang na magpahinga at magpahangin. Mahigit 2 linggo na rin ako dito at ng grupo ko. Niminsan di pa kami nakakapaglibot. By the way, thanks again from earlier. Wala nga naman, trabaho ko yun. Kaya kahit gano'ng kabigat, kailangan gawin ng maayos. Alam mo, kahit na masungit ka, mukhang nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Di lahat ng nurse ganun eh. Ang mga sinabi ng binata, nagbibigay ng ibig sabihin. Parang gusto nitong iparating na, kahit hindi sila magkaano-ano, proud ito sa kanya. Sana nga. Sagot ni Clara, habang sinusubukan na iwasan ang pagtingin ng masyado kay Anton. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging seryoso, merong bahagyang lambot sa kanyang boses. I understand. And by the way, what's the book you're reading? Mukhang interesting. Tinignan naman ulit ng dalaga ang hawak na libro at bahagyang napangiti.
Ito kasi ang unang beses na may nagka-interest sa hawak niyang libro. Mystery novel. Nakakatulong sa akin na mag-relax pagkatapos na nakakapagod na shift. That sounds like a good distraction. Siguro kailangan ko rin ng libro ngayon. Any recommendations? Sure, actually kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng isang libro. Huwag mo lang ipagsabi sa iba na nagbabasa ako ng ganitong klase ng story, ha? Deal! I promise not to tell anyone. It's our little secret. And by the way, naisip ko, paano kung hindi ka naging nurse? Ano kaya magiging trabaho mo? Tuluyang nawala ang atensyon ng dalaga sa hawak na libro. Isinara niya yon para matuon ang buong atensyon sa kausap na binata. Siguro writer. I enjoy writing. Pero syempre, ang pagiging nurse ay isang malaking bahagi ng buhay ko. Especially now. Hindi naman masama. Ilang taon na rin akong nasa trabaho at mahal ko ang trabaho ko. Kung tutuusin, hindi ito ang unang ginusto ni Clara na trabaho. Ngunit dahil sa pressure mula sa pamilya na siyang nagsusuporta sa kanya, napilitan siya. Writer, ah? That's pretty cool. Hindi ko akalain na may creative side ka din. Ako naman, hindi ko pa rin alam kung anong gusto kong gawin. Really? You're a Navy commander? Tama ba ako? Kung ganyan kataas ang rango mo, I bet you did a great job. Pero sa bagay, minsan kasi magkaibang gusto sa napilitan lang. And I hope you discover what you want in the future. Muling nagpakawala ang binata ng matamis na ngiti. Hindi alam ng dalaga, ngunit parang unti-unti itong may epekto sa kanyang puso. Sana nga. Anyway, this has been nice. I'm glad na nakilala kita outside of work. Ako rin. I admit that I didn't expect this. Definitely. I think I'll be coming back for that book and maybe for more conversations too. Boyish na natawa ang binata. Lumabas tuloy ang dimple nito sa kabilang pisngi na ngayon lang napansin ni Clara. Anytime. Basta take care of yourself, ha? Dapat priority mo yung pagaling mo. Baka lumalay ang sugat mo. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang ang oras ay lumipas. Pakiramdam ni Clara, ito ang pinakamagaan na gabi sa buong buhay niya bilang nurse. Samantalang, may kung anong kasiyahan sa puso ni Anton dahil ang maskara pala na sinusuot ng dalaga na pagiging masungit. May nakakubling babaeng napaka-genuine at may napakagandang ngiti. Hi! Sa malayo palang narinig na ng dalaga ang pagbati ni Anton. Napalingon tuloy si Clara at natagpuan ang binata na naglalakad palapit sa kanya. Anton? Hey, Clara! Mukhang mahilig ka sa kape, ah. Lagi ka bang nandito sa oras na to? Bahagyang napangiti ang dalaga. Nasa park kasi siya ngayon, hindi kalayuan sa ospital. Dito madalas pumunta si Clara tuwing gusto niyang magpahangin. Paminsan-minsan lang, I need it for my work to stay awake. Nag-jogging ka ba? Napansin ng dalaga ang pawis nitong damit na pang-jogging outfit. Yep, ilang linggo na rin naman and I'm sure na totally healed din sugat ko. What do you think, nurse? Bahagyang nagpakawala ng mahinang tawa si Clara at tumangutango. I'm not expecting you to be here. Malapit lang ba ang kampo niyo dito? Curious na tanong ni Clara. Sakto lang. Sana meron ka pang ibang hobbies maliban sa pag-inom ng kape. Well, I do. Mahilig din ako maglakad-lakad dito sa park kapag may oras. Low-key, nature lover ako eh. Natatawang sagot ni Clara habang naglalakad siya patungo sa isang bench. Ako naman, madalas ako nagja-jogging dito. Noong mga unang araw, tinitignan ko na talaga ang park na to. Malawak ang ngiti niya. Para bang ang gaan-gaan din ang aura nito. Ilang sandali pa, nag-abot siya ng plastic na bote ng tubig kay Clara. Saglit pa itong tinitigan ng babae bago nakangiting tanggapin. Salamat. Baka kailanganin ko yan pagkatapos ng lakad. O sige, anytime. So ano ginagawa mo sa mga araw na walang trabaho? Dami. Minsan, nagsusulat ng mga articles para sa isang blog. For me, this is my escape world. Napansin ni Anton ang mas lamang na interes sa boses nito. Nanatiling nakapikit ang mata ni Clara, kaya naman nagbigay ito ng pagkakataon sa binata upang pagmasdan ang napakaamo nitong muka. That's cool.
I'm sure maraming tao nakakabasa ng articles mo. Actually, I've been meaning to start something like that for myself. Pero wala akong idea kung paano simulan. Maybe I can help you with that. Pwede kitang bigyan ng ilang tips if you want. Do you want to talk about it habang naglalakad tayo? Sure, I love that. Mas maganda kung may new learnings ako. Malay mo, magamit ko ito bilang isang Navy commander. Habang naglalakad sa park, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ang mga tanong ni Anton tungkol sa pagsusulat ni Clara, nagbigay daan sa mas malalim na pag-uusap ng dalawa. Napaka-komportable ng presensya ng binata para kay Clara. Parang pakiramdam din ng dalaga na walang kahit sino ang kayang pakalmahin siya ng ganun sa magulo niyang mundo. So, paano mo nasimula ng pagsusulat mo? Actually, nagsimula lang ako sa paggawa ng short stories para sa sarili ko eh. Tapos may mga kaibigan ako nag-encourage sa akin na i-post sa internet. Ang boses ni Clara, may bahid ng kasiyahan. Interesting. Parang gusto ko tuloy mabasa ang ilan sa mga gawa mo. Pwede ba? Sure. I'll send you the link later. Pero promise ah, hindi mo ito sasabihin sa iba. I shall be a nonchalant person. Saad ng babae. Natawa siya dahil doon. Promise, wala akong pagsasabihan. Salamat sa pag-share. Habang patuloy sa paglalakad ang dalawa, doon unti-unting naisip ni Clara na maaaring hindi naman masama ang pagiging bukas sa iba. At ang dating masungit na nurse, nagiging mas magaan ang pakiramdam sa presensya ni Anton na tila nagbubukas ng kung ano sa kanyang puso. So, kumusta ang work mo? Nakakaramdam ka ba ng pagod sa buong shift? Oo, minsan. Pero kaya ko naman. Lahat tayo may kanya-kanyang laban sa buhay, di ba? Right. If you need to talk to someone, you should call me. Natigilan ang dalaga. Hindi niya alam na ang gaan ng loob niya sa binatang ito. Posible kayang magka-crush ang nurse sa tagapagligtas ng buhay na isang Navy commander? Na siyang madalas nagbibigay utos para pumatay? Nasa isang rooftop garden ng isang kilalang resto sa lugar sina Clara at Anton. Ang lugar na ito puno ng string lights na nagliliwanag. At ang malamig na hangin nagdadala ng amoy ng bulaklak at bagong lutong pagkain. Tahimik ang lugar at may romantikong aura. Nakasuot si Clara ng eleganteng dress habang si Anton naman smart casual na outfit. I didn't know na ang rooftop garden na ito. Ganito ka romantic. Salamat sa pagdala sa akin dito ah. No need to thank me. A beautiful lady like you deserves a beautiful date place. And besides, you literally deserve a wonderful world. Kinikilig naman ang kaloob-looban ni Clara. Thank you. Sa totoo lang hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Bakit? Anong nararamdaman mo? Hindi ko alam. Lately parang ang daming nagbago sa akin. At parang ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit. Sagot ni Clara habang nakatingin sa lalaki. Ang kanyang mga mata may kakaibang emosyon. May halong kaba naman ang tono ng boses nito. What do you think? Maganda ba ang epekto ko sa'yo? Parang ganun? Siguro. Eh halos sa 2 buwan na pagkakakilala ko sa'yo, ang dami ko nang natutunan eh. Hindi lang sa buhay, kundi pati na rin sa sarili ko. I'm glad to hear that. Actually, ako rin. I've learned so much from you. Kundi dahil sa'yo siguro. Hindi ko mapapansin ang bagay na dati kong iniisip na hindi mahalaga. Ang totoo, mula na makilala kita, hindi ko na makontrol ang utak ko kakaisip sa'yo. Para tuloy siyang isang teenager. At first crush niya, si Anton. Ang totoo, hindi ko rin alam ang nararamdaman ko sa'yo eh. Pero kapag magkasama tayo, kahit mas sandali yan, after na nakakapagod nating trabaho, parang bumabalik yung lakas ko. And so, minsan, naisip ko parang gusto kong palagi ka nasa tabi ko. So, if you will ask me right now, I want to answer that. I want to know you better. At gusto ko malaman mo na para sa akin, may mahalaga kang parte sa puso ko. Bahagyang inabot ni Anton ang kamay ni Clara na nakapatong sa lamesa. We will take it slow. I'll make you fall in love with me, Nurse Clara Martinez. Nagtagpo ang kanilang mga mata
At sa ilalim ng string lights ng rooftop garden, pakiramdam nila nagkasundo ang kanilang puso. Para kay Clara, wala namang mawawala sa kanya kung hahayaan niya ang sarili na mahulog sa lalaking nagpaparamdam sa kanya na wala siyang kapantay. Lumipas ang halos 5 buwan simula nang magkaroon ng pagkakaintindihan ng puso ni Clara at Anton. Ngunit walang pinagsisihan ng dalaga dahil habang tumatagal, mas nagiging sincere sa kanya si Anton. Nagising si Clara sa malambot na kama ng isang hotel. Tumatama sa mata niya ang sikat ng araw. Doon lang napagtanto niya na si Anton ang nasa tabi niya at nakayakap ito sa kanya. Gwapo mo talaga? Mahinang aniya at pinagmasdan ng binata na payapang natutulog. Maya-maya pa, naputol ang pagtitig ng dalaga sa natutulog na si Anton nang mag-vibrate ang isang cellphone. Kinuha ito ng babae at doon niya lang napagtanto na cellphone ito ni Anton. Agad na napansin ni Clara na ang tawag ay galing sa isang unknown number. Hello? Mahinang sagot ni Clara. May pagkapaos pa ang tono niya kaya naman tumikim pa siya. Sa kabilang linya, narinig ng dalaga ang tinig ng isang babae na may halong pagka-excite at saya. Hi honey, anong oras ka na bang magigising? Akala ko magkikita tayo mamaya. Sabi ng babae, at ang boses nito puno ng kilig at pananabik. Nagdulot yun ang gulat kay Clara. Halos manlaki ang kanyang mata sa pagkabigla at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. I'm sorry, but who is this? Hala, sorry. Akala ko si Anton ang sumagot. I'm Eunice. I am Anton Gonzalez Fence. Nakaschedule kasi kami magkita mamaya para sa mga final preparations sa kasal namin. Are you not aware about that? Nabosesa ni Clara ang pagtataray sa tono nito. Pakiramdam niya na apakan ng pagkababae niya. Nagsimulang madurog ang puso niya habang naririnig ang salita ng babae. Ang kanyang mga kamay nanginginig na. I'm sorry. I didn't know about you two. Hindi ko na kayo dapat ginalo. Yeah, you should. Anton is just having a good time before our marriage. Wala kang aasahan sa kanya because whether you like it or not, he will leave you for me. Hindi na makaya pa ni Clara ang sinasabi nito. Kaya naman pinutol niya na ang tawag. Naupo sa kama si Clara, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Nabigla din ang puso niya. Parang bumagsak ang kanyang buong mundo. At ang mga alaala ng matatamis nilang araw ni Anton, nawala sa kanyang isipan. Sayang lang, kasi may nangyari na sa kanila kagabi. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Bigong-bigo siya, ang sakit-sakit ng puso niya. Unti-unting nagising ang lalaki mula sa pagkakatulog at lumingon sa kanya. Good morning. Pinipilit buksan ni Anton ang kanyang mga mata at nagtataka kung bakit nagising ng maaga si Clara. Good morning. Malamig na sagot ni Clara kay Anton. Nagtataka naman na umupo si Anton na tinangkang hawakan ang kamay nito. Ngunit marahas siyang umatras. Is everything okay? Di ko alam kung paano mo sasagutin ang mga tanong ko. Pero kailangan ko malaman. Ba't di mo sinabi sa akin na may fiancé ka? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata naglalaman ng pighati at galit. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Anton at yumuko. Mas nasaktan doon si Clara. At ang ibig sabihin nito, guilty ang lalaki. I'm sorry. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Gusto ko sabihin nung una pa lang, kaso natakot ako na baka hindi mo maintindihan. Pero hindi ko naisip na magiging ganito ang sitwasyon natin. Sising-sisi si Anton. Ano mo nagawa sa akin to? I trusted you. Akala ko, nakiisa ako dyan sa puso mo. Akala ko mahal mo talaga ako, Anton. Now I know that I'm just your side chick. I thought you're sincere. But I see it now. I see it now. Nagising ako sa katotohanan at nagising ako sa isang bangungot. Tagos sa puso ng binata ang mga salitang pinakawala ni Clara. Punong-puno ng pagsisisi ang lalaki, maging si Clara. Hindi niya na alam kung anong gagawin. I really think
it's best if we go our separate ways. Hindi ko na kayang manatili sa isang relasyon na hindi ko alam ang buong katotohanan. Clara, please. Pagmamakaawa ni Anton. Ngunit hindi na siya binigyan ni Clara ng pagkakataon. Pumunta ang babae sa banyo upang magsuot ng damit, kahit ang kanyang isipan punong-puno ng sakit. Luhaan ang kanyang mga mata. Ngunit pinilit itong pigilan ni Clara. Ayaw niyang magmukhang mahina. Pagkatapos na ilang minuto, naglakad siya palabas ng hotel. Puno ng determinasyon ang kanyang puso. Ayaw niya nang makita si Anton. Sinubukan ni Anton na habulin siya, ngunit huli na. Huli na ang lahat. Nagsisimula ng sumikat ang araw sa maliit na bintana ng apartment ni Clara. Ang apartment naglalaman ng piraso ng kalat. Mga naipong gamit sa nakaraang taon. Kailangan ko na umalis. Aniya habang inilalagay ang mga damit sa maleta. Puno ng sakit at bighati ang kanyang tono ng boses. Matapos ang pag-aayos, naglakad siya palabas ng apartment. Mabigat ang kanyang hakbang. Ayaw niyang umalis pero wala na siyang choice. Hindi nag-iwan ng kahit anong mensahe si Clara sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. At ang kanyang pamilya, wala ding alam sa plano niya. Sa ngayon, pipiliin niya naman ang sarili niya. Siguro tapos na rin siya sa pagtulong sa pamilya niya. Siya na muna. Sarili naman niya muna. Sa may airport na lang ho, salamat. Sabi niya sa driver at kumuha ng cash sa kanyang bag. Opo, miss, ingat po kayo. Nang makarating sa airport ang dalaga, agad siyang nag-check-in at naghintay ng kanyang flight. Naipasok na ang bagahe niya at tumayo ang dalaga sa tabi ng departure board, binabantayan ang oras ng kanyang pag-alis. Saglit na natigilan si Clara at tila nag-aalala sa mga desisyong ginawa niya. Lumipas ang oras at patuloy sa pagbigat ang kanyang puso. Ngunit gusto niya makalimot at gagawin niya ang lahat para magtagumpay sa bagay na yon. Bakit ang bigat ang pakiramdam ko? Tanong niya sa sarili habang tinitignan ang kanyang boarding pass. Nang makapasok ng tuluyan sa eroplano, umupo sa tabi ng bintana si Clara. Umaasa ang kanyang mga mata habang nakatingin sa ulap. Sana maging maayos ang buhay niya. Lumipas sa mga araw na nagmumuni-muni siya sa mga nagdaang araw. Habang ang tanawin ng lungsod, unti-unting naglalaho. Ikinalma niya ang sarili. Pinigilan niya ang huwag munang mag-isip. Dapat, kayanin ko na mag-isa. Hindi dapat ako magpadala sa lungkot. Kailangan ko maging matibay para sa sarili ko. Ani yan ang puno ng determinasyon, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang puso. Nang makarating sa ibang bansa si Clara, sa isang hotel lang siya nag-check-in. Isang simpleng hotel na kanyang magiging tirahan pansamantala. Sa wakas, makakapagpahinga na ako at makakapag-isip ng maayos. Sana maging ayos ako, nawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Aniya habang pinagmamasdan ang tanawin mula sa labas na hotel window. Puno siya ng pag-asa na makakahanap siya ng kapayapaan sa kanyang puso. 3 buwan ang lumipas, simula nang pumunta siya sa ibang bansa. Doon na siya nagsimula na makaramdam ng pagkahilo at parang lagi siyang inaantok. Siguro stress lang to. Stress lang to. Puro kasi trabaho ang iniisip ko eh. Aniya sa sarili. Matapos ang lahat ng trabaho ng araw na yon, napagdesisyonan niyang magtungo sa klinik para masiguro ang lagay niya. Nang makarating sa klinik, umupo siya sa waiting area. Nag-aalala habang hawak ang kanyang appointments ni para sa regular check-up. Nang tawagin siya ng nurse, naglakad siya patungo sa examination room. Good morning! We're ready for your check-up. Please follow me. Sagot ng nurse nang may magiliw ng ngiti. Sa examination room, nag-aayos ang doktor ng gamit para sa check-up. Habang tahimik na naghihintay ng result, inilibot ang dalaga ang tingin sa kwartong yun. Kahit papaano, na-miss niya ang pagiging nurse. Maya-maya pa, inilabas ng doktor ang resulta ng ultrasound at pinatong sa light box. Miss, ito na yung result ng check-up mo. And your ultrasound. Anong result to? Kabado siyang
na patingin sa doktor. The ultrasound shows that you're pregnant with triplets. Triplets? Yes, you're carrying three babies. I'm having three babies? I don't expect it all. Yes, triplets. It's not very common, but we have the resources and plans to manage this situation. We'll make sure that you and the babies are well taken care of. How am I going to handle this? It seems overwhelming. Hindi niya alam pero pakiramdam niya magpapanik na siya. Aatakihin siya ng panic attack sa hindi niya inaasahang sitwasyon ito. We'll work together to ensure you and the babies stay healthy. There are special programs and support available for cases like this. You're not alone in this. Where do I even start? Tanong niya. Ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Umalis nga siya ng Pilipinas para iwan ang lalaki at magpakalayo-layo at magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Pero heto, buntis siya, triplets pa. We'll set up a plan and schedule regular checkups. Sagot ng doktor habang nagsusulat ng schedule para sa susunod na appointment. Pagkatapos ng appointment, ni Clara, naglakad siya pabalik ng kanyang apartment. Puno siya ng takot at pangamba. Nang makarating sa bahay, umupo na lang siya sa kanyang kama habang hawak ang larawan ng ultrasound sa kanyang kamay. Paano ko kayo aalagaan? Paano kung hindi ako maging mabuting ina? Tanong niya sa sarili. Heto na naman siya, umiiyak na naman siya. But I can do this. Kakayanin ko to. Kailangan kong gawin to para sa mga anak ko. Kailangan ko kayong alagaan. Mamahalin at maprotektahan. Sa mga sumunod na araw, hindi maintindihan ng babae. Ngunit nakita niya na lang ang sariling nagtungo sa baby store para bumili ng gamit ng triplets. Ang kanyang mga mata, puno ng excitement. Hindi tuloy mapigilan ng dalaga ang mapangiti habang tinitignan ang mga gamit. I need 3 cribs, 3 car seats, and 3 sets of clothes. It seems like so much. Saad niya habang tinitignan ang presyo. Yes, of course, raising triplets can be quite expensive. There are programs that can help single parents with costs. Really? Thank you for the information. Sabi niya at pakiramdam niya pumapaboran lahat sa kanya ngayon. Kaya naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. I'll definitely look into that. Sabi niya sa babaeng cashier. Pagbalik niya sa kanyang apartment, inasikaso niya kagamitan sa bagong nursery. Ang kanyang mga mata, puno ng kasiyahan habang inaayos sa mga ito. These will be the things for the triplets, and I hope they like them. Ani niya sa sarili habang inaayos ang mga gamit. Hindi ko pa rin naisip na mangyayari sa akin to. Paano kung hindi ako maging handa para dito? Pero kailangan ko maging matatag para sa kanila. Hindi naging madali para kay Clara ang mga lumipas na araw. Madalas hindi siya nakakapagtrabaho dahil sa labis sa pagkahilo at pagsusuka. Ngunit hindi siya sumuko. Patuloy pa rin siya sa ginagawa para na rin may magandang buhay siyang maibibigay sa mga anak niya paglabas ng mga ito sa kanyang sinapupunan. Makalipas ang maraming taon, matagumpay si Clara sa buhay niya sa ibang bansa. Kahit nahihirapan o nagbubuntis, nakaipon siya ng malaking halaga. Kaya naman noong nanganak siya, ginamit niya ang sobra para magnegosyo. Ngayon, isa siya sa pinakamayaman sa bansang yun. May malaki na rin silang upscale sa lugar na puno ng modern things. Tahimik ang gabi, puno ng mainit na halakhakan at kwentuhan. Si Clara at ang kanyang tatlong anak nakaupo sa sala, naglalatag ng kumot at nag-aayos ng mga laruan. Nagpa siya mag-iina na mag-bonding at manood ng movie. Mommy, which movie are we watching tonight? Tanong ng panganay habang nag-aayos ng unan sa sahig. I thought we could watch that new animated film you all wanted to see. What do you think? Sagot ni Clara. Yes, I can't wait to see it, Mom. Me too. Let's get some popcorn ready. Sa triplets niyang anak, ang bunso ang sakitin. Kaya naman lahat sila mag-iina, maalaga dito. Habang abala ang mga bata sa paghahanda sa kanilang pwesto, nagluto naman si Clara ng popcorn sa kusina.
Amoy ng popcorn ang kumalat sa buong bahay. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos din nila ang lahat ng ginagawa. Naupo na sila at inihanda ang kumot at magkakatabi silang nanood sa malaking TV screen. Mommy, can you sit closer? I wanna cuddle. Sabi ng panganay na si Charlie habang yakap ang kanyang ina. Of course, I'm right here with you. Mommy, look! The movie's starting! Sabik na sabi ng pangalawang anak niyang babae na si Alice. Yes, it's starting! And let's all enjoy together. Malambing na ani Clara habang hinahaplos ang ulo ng kanyang bunso. Puno ng halakhakan at kasiyahan ang bahay na yon. Nagliliwanag din ang mga mata ng bata sa bawat eksena ng movie. Masaya si Clara. Masaya ang puso niya. Matapos ang movie, inayo niya ng matulog ang mga anak. Mommy, can we have a story before we sleep? Tanong ni Charlie. Sure, let's read your favorite bedtime story. I like about the magical forest. Ani Alice. Okay, that's a good choice. Let's read it together. Habang binabasahan niya ng kwento ang mga anak, nakikinig lang naman ang mga ito. Puno ng magical characters at adventure ang binabasa niyang libro, kaya enjoy na enjoy ang mga bata. Mom, can you read it again tomorrow? Tanong ng bunsong anak na si Adam. Of course naman. We can read it every night bago kayo matulog. Thank you, Mommy. Sabi ni Charlie at ang mga mata nito'y unti-unti nang hinihila ng antok. You're welcome, sweetheart. Sleep tight. Kinabukasan, nagising si Clara ng maaga at nagpa siya na tignan ang kanyang mga anak. Ang kanyang bunso tila nanghihina. Ngunit sinubukan ni Clara na huwag ipakita ang kanyang pag-aalala. Good morning, love. Are you okay? Good morning, Mommy. Sagot nito, nanghihina na ang boses. How are you feeling today? Kamusta pakiramdam mo? I'm okay, Mommy. Just a bit tired. Nagbihis naman ang mga bata para sa araw na yon habang si Clara hindi mapakali. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Adam. Patuloy yung bumabagabag sa kanya. Nagdesisyon siyang dalhin ang anak sa ospital. Nasa loob sila ng kwarto kung saan inaasikaso ng doktor ang kanyang bunso. Sinubukan niyang magpakatatag upang hindi makita ng kanyang anak na nag-aalala siya. I'm really worried about him, Doc. He's been feeling weak for the past few days. Let's do some tests to see what's going on. We need to determine the exact cause of his symptoms. Miss Martinez, I'm afraid I have some concerning news. Your son has a serious condition that requires a specialized treatment. What kind of condition is that? The best specialist for this condition is in the Philippines. He has extensive experience with similar cases. Paliwanag ng doktor. The Philippines? That's so far. Is it really necessary to go there? Yes. The level of expertise required is not available here. And it's crucial for your son's health that he gets the best care possible. I understand. I truly do. We'll make the necessary arrangements. Isang malaking pagsubok para kay Clara ang balitang ito. Ngunit mahal niya ang kanyang anak at gagawin niya ang lahat para mailigtas ito. Hindi alam ni Clara kung ano mangyayari kapag babalik ulit sila ng Pilipinas, lalo na't hindi na lang siyang babalik kundi ang kasama ang mga anak niya. Kaya naman gagawin niya ang lahat kahit ano pa man ang kapalit. We'll do this for you, my love. We're going to get you the best care. Everything will be alright. Nandito lang kami ng mga kapatid mo. Dumating si Clara at nagtungo agad sa isang kilalang ospital. Pagod man sa mahabang biyahe, ginawa niya lahat para maayos agad ang sitwasyon ng kanyang anak. Bawat takbang ni Clara papasok sa ospital, pabigat ng pabigat ang nakapatong sa kanyang balikat. Ang mga triplets naman na sina Alice, Charlie at Adam, halatang pagod mula sa biyahe, at kitang-kita sa mata nito ang antok at ang gustong pagpapahinga. Mommy, are we almost there? Tanong ni Charlie. Not yet, sweetheart. Just a little longer. Kailangan natin makita yung doktor para matulungan si Adam. But why Adam?
Why is he not feeling well? Tanong ni Alice. Kasi kailangan niya magamot. He needs special care, anak. We need to find out what's wrong and make sure he gets better. Nakita agad ni Clara ang receptionist sa ospital. Ang triplets naman, abala sa pagtingin sa paligid. Habang si Clara, nakatuon ang pag-aasikaso ng kanilang appointment. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Puno ng pag-aasam at takot na sana makahanap sila ng sagot sa kalagayan ng kanyang bunso. Ma'am Clara, good to see you. The specialist you requested is ready to see you now. Please follow me. Thank you. Please, let's go. Pagdating sa office ng specialist, isang doktor na may malambot na boses at ngiti ang nag-abot sa kanila ng mainit na pag-welcome. Matangkad ang doktor at mukha talaga itong expert pagdating sa mga bata. Hello, Clara. I understand that you're here for Adam. Let's see how can we help him. Yes, Doc. Grabe. Yung anak ko, hindi ko na mapaliwanag kung anong nararamdaman niya. From other country, we traveled towards here just to get him the best care he needs. Please, Doc, kailangan ko talaga ng tulong mo. And I'm glad you made it. Halika na. Let's start the examination. Habang tinitignan ng doktor si Adam, hindi naman mapakali si Clara. Nagmamasid lang siya sa gilid. Umaasa pa rin siya na makakahanap sila ng lunas dito. Mom, will Adam be okay? I hope so, anak. We just need to trust the doctors. Clara, I've completed the examination. Seryoso ang kondisyon ng anak mo. And we need to perform additional tests to determine the exact issue. I know this is difficult, but we need to act quickly. Naintindihan ko po. And please do whatever it takes to help him. We will. We will do everything we can help to make sure Adam will get better. Lumipas ang ilang linggo na pananatili sa ospital, magandang balita ang pinahatid ng doktor. Maayos na ang lagay ni Adam ngayon, Ms. Martinez. But I would recommend for you to stay here for a while o obserban pa namin siya hanggang sa maging fully recovered na ang anak mo. Don't worry. He's a jolly boy. Naniniwala ako na kaya niyang lampasan ito. Samantala, kababalik lang ni Anton sa Maynila matapos ang misyon sa ibang lugar, kaya dito naman siya inassign. Commander, hindi ko in-expect na darating kayo agad. Akala ko next week pa ang arrival date mo. Sumaludo ang isang Navy kay Anton. I had to. Masyado na ako naiinip doon. Nag-breakfast ka na ba, Commander? May alam ako masarap na cafe restaurant dito. Gusto mo ba? Sure, parang gusto ko itry yan. Nang makarating sila sa cafe restaurant, saglit na tigilan si Anton. Ang ngiti niya unti-unting naglaho habang nakatingin sa isang babae. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Halos 8 taon niyang hindi naramdaman yun. Parang unti-unting nilamukos ang puso ng binata nang makita ang malawak ng ngiti ng babae. Parang mukha itong masaya. Parang naging maayos ang lagay ng babae habang siya hanggang ngayon nalulunod sa pangungulila. Hindi niya maiwasang magtanong kung paano ito posible. Samantalang siya, nanatiling nagluluksa sa pag-alis nito. Clara? Tawag ni Anton. Habang lumalapit sa babae at may kasama itong mga bata. I didn't expect to see you again. How have you been? Anton? Gulat na tanong ni Clara nang makita ang lalaking nasa harap. Ngumiti ito sa kanya. It's been a long time. I'm doing well actually. Seem happy? I'm surprised. I thought you left because of something serious. Dinig niya ang bitterness sa tono ng binata. Well, a lot has changed since then. I had to leave. Pero kailangan ko rin bumalik. Pero hindi kami magtatagal na matagal. As in yung matagal. I see. And now you're here with your children? Yes. Malawak ang ngiting sagot ni Clara. Punong-puno ng pagmamalaki ang kanyang boses. These are my kids. Malalaki na sila. They're beautiful. Ilan taon na sila? They're 6 years old. My triplets. Triplets?
Wow, that was amazing. Ang gulat ni Anton sa mga anak nito, nagpapakita ng pagkabigla sa tunay na nangyari. Nakahanap pala ito agad ng nobyo matapos itong umalis nun. Hindi niya inakalang ganun ang mangyayari sa kanila ni Clara. I didn't know you were married or had a family. I thought you left because of personal issues. Di ko naman kailangan magpaliwanag sa'yo eh. And di ko kailangan magsalita tungkol dyan. It's been a long time. There's so many changes. I understand. But it still feels strange to see you so happy. Habang ako, naghirap nung umalis ka ng walang paalam. Oh, really? It's a surprise. Hindi ko lang inakala makikita ulit kita. And seeing you now, it's giving me mix of emotions. I guess life has its way of bringing people back together. Parang wala lang nasabi ni Clara. Sa isang tahimik na sulok ng ospital, lumapit si Anton sa mga triplets na naglalaro sa isang lugar. May bantay doon na babae, ngunit wala si Clara. Hey there. How are you all doing today? Pwede ko ba malaman pangalan nyo? We're good. I'm Alice. And this is Charlie. And this is Adam. Nice to meet you, Alice, Charlie, and Adam. I'm Anton. Ilan taon na kayo? We're 6 years old. Sabik na sagot ni Charlie. Ito ang pinakamaingay sa tatlo. We're triplets. Wow. 6 years old na kayo? Triplets pa. That's pretty amazing. Yeah, it is. Mom says we're special. I'm sure you are. So, what do you guys like to do? Any favorite activities? We love drawing and playing outside. And we like reading stories too with Mommy. Sagot ni Adam. That sounds fun. Do you have a favorite story? We like one that talks about the 3 little pigs. It's our favorite. Masiglang ngiti ni Alice. Ang pag-uusap ni Anton sa mga triplets, marami siyang natutunang impormasyon tungkol sa mga ito. Sa bawat sagot ng mga bata, may tanong din na naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata, puno ng pagdududa, habang patuloy na kinakausap ang mga bata. No, your mom must be really proud of you. She is, and she really loves us. Sagot ni Charlie. I can see that. So, you're with your mom and dad? No po. Mom never talks about dad. She says he's not around. Ani Alice. At may inosenteng tingin ito. I see. If you ever need anything, nandito ako para tumulong. Nakaramdam siya ng kakaibang connection sa mga bata, kaya nagkaroon siya ng pagdududa. Thank you, Tito Anton. We'll remember that. You're welcome. It was nice talking to you all. Magulo ang isip niya habang naglalakad pa alis. May mga tanong sa isipan niya at wala yung kasagutan. Nagbigay ng signs sa kanya mga bata, kaya mas lalo lang tuloy lumakas ang kutob niya at ang pagdududa niya dito. Clara, pwede ba tayo mag-usap? Nagtataka man, tumango na lang ang babae. Pumasok sa isang private room ang dalawa. Hindi alam ng dalaga kung ano nangyayari. Ngunit naramdaman nilang pareho ang bigat sa hangin. Clara, gusto ko malaman ang totoo. Ang mga bata, are they mine? Ang triplets, anak ko ba sila? Hindi ko na kaya yung sakit na nararamdaman ko. Naghintay ako ng napakatagal. Please, I need to know. Anton, ba't kailangan mo malaman? Hindi naman yun mahalaga. Hindi mahalaga? If ever that kids are mine, those kids, it's important more than anything. Are they my children, Clara? I'm begging you, tell me the truth. Fine! Oo! They're your kids! Triplets! Ba't mo tinago sa akin? Ba't di mo sinabi sa akin? Ba't mo ako iniwan mag-isa? Wow! The audacity to ask me that? That morning! Nakausap ko yung fiancé mo, di ba? Hindi ka nga nakapagsalita para ipaliwanag sa akin na ginawa mo akong kabit. You are not my mistress. Ikaw lang ang babaeng mahal ko noon. Liar! Sabi niya sa akin, ikakasal kayo eh, na hindi mo ako babalikan. I felt so hopeless and betrayed. I felt used. I felt that you broke the last piece I've been holding.
Tuluyan ang napaiyak si Clara. Hindi mo ako hinayaan magpaliwanag nun. Eunice is just my childhood friend. She was so obsessed to me. Nung unang pinagbigyan ko siya dahil naaawa ako sa kanya. I was broken. I was heartbroken and lost without you. I tried to move on but I couldn't. Saad ni Anton. Doon na tuluyang lumabas ang hinanakit nito. He didn't even try to find me. Paano ako maniniwala sa iyo ngayon? Puno ng pagdududa na tanong ni Clara. I tried. Plenty of times, Clara. Naaksidente ako at halos isang taong hindi nakalakad. I've spent years to recover. Hanggang sa bumalik ako sa trabaho ko because I can't be broke dahil paano kung bumalik ka sa akin? Ha? Hindi ako pwedeng maging ganito lang. Hindi pwedeng wala akong pera para mayaya kitang pakasalan. Tuluyan na ring umagos sa mga luha ni Anton. Hindi ko alam. Hindi ko alam mo ganun ang sitwasyon. I thought you have moved on and left me behind. Sana sinabi mo sa akin ang totoo. Sana nalaman ko na may mga anak ako. Na may pamilya pa ako. I was so lonely. I was desperate for any sign of you. Because I was so scared, Anton. I thought that if I stayed, I'd just cause more pain. I wanted to protect myself from so much pain. And when I had them, I also wanted to protect them from the heartache. Ayoko malaman nila na posibleng yung tatay nila may iba ng pamilya. Ayoko na isipin na hindi namin, na hindi kami pinili. Kasi may asawa ka na. At paniguradang bumubuo ng pamilya. Ayoko maramdaman ang tatlong anak ko. That they're unwanted. I want them to feel that I love them kahit kami lang. Maingat na hinaplos ni Anton ang buhok ng babae na parabang naiintindihan nito ang hinanakit niya. I'm sorry. Sorry kung wala ako sa tabi mo nun. Noong mga panahong pinagbubuntis mo sila. Noong mga panahong umiiyak ka sa hirap na maipanganak sila. Noong mga panahon na unang beses naglakad ang mga anak natin. Noong una sila nakapagsalita, I feel bad. I feel bad. I feel that I've lost so much time for you guys. Clara? Clara, I'm sorry for everything. I was wrong for not fighting for you and for us. I'm sorry too. I'm sorry. I didn't want to hurt you. I just wanted a chance to give our children a better life. They deserve so much more. They deserve a father who will be there for them. I want to make things right. I want to be part of their lives. I hope we can. I want them to have a father who loves them. At gusto ko rin na mag-work to. Marahang hinawakan ni Anton ang balikat niya. At itinaas ng bahagya ang kanyang baba upang sa ganun magtama ang kanilang mga mata. Let's do it for them. Let's start over. Gusto ko nandiyan ako para sa iyo at sa mga anak natin. I want to make up for all the lost time. Habang ang kanilang pag-uusap ay nagpapatuloy, lumalabas ng paunti-unti ang kanilang damdamin na matagal nilang itinago. Sa isang maganda tahimik na park, nagpunta si Clara at ang triplets kasama si Anton upang mag-picnic. It was a good day, especially for the kids, dahil abala mga ito sa paglalaro. Tinignan naman ni Clara si Anton na may malawak ng ngiti at nakikipaglaro sa mga anak nito. Abala mga ito sa ginagawa. Patuloy lang ang ginagawa nilang pagsasaya sa park at napuno ng kasiyahan, tawanan, ang buong paligid. Ang mga triplets na sina Adam, Charlie at Alice naglalaro lang at ini-enjoy ang araw na yon. Habang abala naman si Clara at Anton sa pag-aalaga sa kanila. Look daddy oh, I found a bee! Oh, mag-ingat ka, baka naman masting ka niyan. Pinakawala naman agad ni Adam ang nahuli nitong insekto. Masayang-masaya ang mga bata. At marami silang natututunan sa araw na yun. Samantalang si Clara nakaupo sa ilalim ng puno, nagmamasid sa kanilang mga ginagawa. Pakiramdam niya unti-unting nawawala ang sakit sa kanyang puso na dinulot ng nakaraan. Clara, halika dito, sama mo kami. O sige.
nakangiting tura ni Clara. Ang triplets naman, naguguluhan ngunit masaya naman ang kanilang mommy at sumali ito sa kanilang laro. Mommy, help me with this part. Sure, sweetheart. Kailangan nating gawing extra special to. Can we make a dragon? Dragon? That's awesome. Let's make the biggest dragon ever. Saad ni Anton at nagsimula na silang magupit ng mga papel. Habang nag-i-enjoy ang triplets, nakangiti lang si Clara. Sa ganitong sitwasyon, wala na siyang mahihiling pa. Yun lang naman ang gusto niya. Makitang masaya ang kanyang mga anak. Clara, may sasabihin ako. I know things haven't been easy, but I'm really happy to be part of your lives now. Isang matamis na tango ang nakuha ni Anton mula kay Clara. I'm glad that you're here, Anton. Malaking bagay ang presensya mo sa amin. I just hope we can make up for the lost time. Gusto ko makasama ang pamilya ko. Hindi naman malaman ni Clara kung anong gusto nito ipahiwatig. Look, Mommy, the dragon is almost done. It's amazing, kids. Ang ganda ng ginawa niyo. Thanks, Mommy. We couldn't have done it without you. Walang kapantayang simpleng tagpong yun. Sa bawat tawa, sa bawat paglalaro at sa bawat yakap, pakiramdam ni Clara na bubuo ang kanilang relasyon. At bagong simula na kanilang pinapangarap. Clara, may gusto ko itanong sa'yo. Seryoso talaga ako. Ano yun? You know how much I love you and the kids. Alam kong maraming nangyari sa loob ng ilang taong na wala ka. Pero hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, Clara. And I want us to be together forever. I want you to be my wife. Pakiramdam ni Clara, hindi siya makahinga sa sinabi ng lalaki. Umuwi lang naman sila para ipagamot si Adam. Ngunit hindi niya inakalang ganito ang mangyayari sa kanya dito sa Pilipinas. Anton, seryoso ka ba? Yes, I'm serious. I want to spend the rest of my life with you and the kids. I want us to be family forever. Lumapit naman ang mga bata sa kanila at na-curious sa nangyayari. Tuluyan ang napaiyak si Clara sa nais gawin ni Anton. Mommy, what's going on? Daddy is asking Mommy to marry him. He wants us to be family forever. Oh, that's amazing. Can we help with the planning? Of course. We want to make sure this is a special moment for all of us. We can have a big party in the garden, Mommy! Bibong suhestyon ni Alice at tumatalon-talon pa. And maybe we can have balloons and flowers everywhere. That would be so much fun. Gusto ko lahat ng idea niyo, ha? And we will make sure that this day will be as special as possible. Dumating ang araw ng kasal at pinalamutian ang mahukulay na bulaklak at magagandang dekorasyon ng buong garden. Ang triplets nakaayos na ng kanilang damit at ang bawat isa ay mingiti sa mga labi. Nakaharap naman sa salamin si Clara at ang kanyang wedding gown ubod ng ganda at elegante. Mommy, you look like a princess! May paghangang puri ni Alice sa ina. You look amazing, Mommy! Dagdag ni Adam at Charlie. Samantalang hindi mapakali si Anton habang patingin-tingin sa kanyang relo. Nagniningning ang mga mata sa tuwa ni Anton nang makita niya si Clara na naglalakad papunta sa kanya. Nang magtama ang mata nila, naramdaman nila ang pagmamahal na nagkukonekta sa kanilang puso. Clara, sa harap ng ating mga mahal sa buhay, pinapangako kong magiging mabuting asawa ako sa iyo at tatay sa ating mga anak. Aalagaan ko kayo at magiging kasama niyo ako sa lahat ng pagsubok at saya. Anton, pinapangako kong magiging matapat ako sa iyo at magiging magulang na mabuti para sa ating mga anak. Tugon ni Clara habang tuluyan ang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sasamahan kita sa bawat akbang na ating buhay sa hirap at ginhawa. Nang magsalita ang pare ng mga huling salita, ipinahayag na silang mag-asawa at ang triplets ay sumigaw sa labis na saya.
Hinding-hindi na kita hahayaan na tumakbo mula sa akin, Clara. I will treasure you every seconds of my life and I'll make you a queen. I will be the best husband and father to our children. Matamis na ngumiti si Clara at masuyong tinanggap ang halik ng kanyang asawa. I believe you, Commander. Lagot ka rin sa triplets kapag pinaiyak mo pa ako. Nagsalo sila sa isang masuyong halik habang nakatakip naman ang mga mata ang mga bata na nanonood sa kanila. Wala nang mahihiling pa si Clara, lalo na't isa na siyang Gonzales ngayon. Marahil nagtapos ang kanilang pagmamahala noon. Ngunit narito ang tatlong bata na magdudugtong pa sa kanilang pagmamahalan na hindi matutumbasan ng kahit na sino. Tuluyan ang gumaling si Adam mula sa sakit nito sa pamamagitan ng pagtutulungan nilang mag-asawa. Ganon din ang ginawa ng doktor at nang tuluyan ang gumaling si Adam, nagdesisyon silang tuluyan ang lumipad ng ibang bansa para doon manirahan. Nag-resign na rin si Anton bilang isang commander sa Navy at nag-focus sa kanyang mga anak. Marahil doon nakilala ni Clara, si Anton. Pero habang buhay naman ito magiging commander sa puso niya. Masaya siya na ganito ang kinahantungan ng kanilang kwento. Wala na siyang mahihiling pa, kundi kasiyahan na panghabang buhay. The End.